So for today's lesson po, ayan, so we will be discussing or we will just continue our discussion po about chain rule. So I've already introduced to you last time the chain rule po. So nagbigay na rin ako ng ilang example with regards to chain rule. So i-continue lang po natin siya. So meron tayong pattern na sinusunod po, which is dy over dx is equal to dy. And the derivative of y with respect to u times the derivative of u with respect to x po. Okay, so ayan yung magiging basis natin later doon sa mga examples po natin dito kay chain rule. So let's have the first example. We have the derivative of this function 5x plus 3 raised to 4 po. Okay? So, di ba po, remember, si chain rule, nagkakaroon tayo ng representation po na kung saan yung inside function natin is nire-represent natin siya as u po or yung variable na u. So, we will have, ayan, u natin. Yung inside function po natin dyan ay yung 5x plus 3. Okay, so ngayon si u natin na 5x plus 3 po, kukunin natin yung derivatives niya. So alin po siya dito? So ito po ay si dy, I mean du, with respect to x po. Okay, ayan siya. So ito po yung kukunin natin. Ayan, so ganito talaga ako mag-solve ng chain rule po. Nauuna yung nasa dulo bago si dy over du. Okay, so okay lang naman kahit alin unahin nyo. Okay, so ako kasi nasanay ako isolve muna yung inside function po bago yung substitution later. Okay, so since nandito na kasi ako si u, nirepresent ko na si 5x plus 3 or yung inside function natin as u, idadiretso ko na siya sa pagkuha ng derivatives niya po. So 5x plus 3 po, ang 5x pag kinuha yung derivatives niya, so that will be 5 na lang po. Tama? Kasi si x natin is raised to 1. So 5 times 1 is 5 po. And then yung x natin, that will be 1 minus 1 po. Okay, so magiging x raised to 0. So ang magiging answer natin will be 5x raised to 0 or simply 5 na lang po. Okay, so no need to include yung x raised to 0. And then, since yung 3 po nakasama niya is a constant po, so di ba kapag kinukuha natin yung derivative ni constant, it is 0 po. Okay, so ibig sabihin, the derivative of u with respect to x is 5 po. Okay, so ibig sabihin, isa-set aside lang muna natin yung dito. Okay, set aside nyo lang muna yan. Next po, doon tayo sa dy over du naman po. Ito naman po yung isosolve natin sunod. Okay? So ngayon, ayan, magkakaroon tayo ng dy over du or the derivative of y with respect to u po. So dito, babalik tayo doon sa main given natin na 5x plus 3 raised to 4. So si 5x plus 3 kasi, di ba, ginawa natin siya ng substitution po or kumbaga ng representation po. So si 5x plus 3, since siya yung inside function, siya yung u po natin. Tama? So babalikan lang din natin to. Okay? And then next po, copy natin yung exponent po natin. So bakit natin siya ginagawang ganito po? Kasi para mas madali nating makuha yung derivative ng ating given function po, which is yung derivative of y with respect to u kasi ang nakalagay po dyan. Okay? So, kunin natin yung derivatives. So, this will be po, u raised to 4. So, this is a power rule po. So, 4 times u, this will become 4u. And then, yung exponent natin will become 3 po. Tama? Kasi magiging 4 minus 1 po yun. Okay? So, ibig sabihin, our dy over du is 4u raised to 3 po. Okay? So ngayon, kumpleto na natin sila. Si dy over du and si du over dx po. And then, makukuha na natin or kumbaga magpo-proceed na tayo doon sa pagkuha ng
or pag-apply mismo nung sa chain rule po natin. So, si dy over dx kasi yung kailangan natin dito. Okay? So, bakit si dy over dx na lang siya? Kasi kung mapapansin nyo, meron tayong dy over du dito. Okay? Ayan po. Meron tayong dy over du times du over dx. So, makakancel out po kasi ito. Okay? So, ibig sabihin, in order for us to get the derivative of y with respect to x, we have to get the derivative of y with respect to u and then the derivative of u with respect to x. Okay? Para daw po makuha natin siya ng buo. So, we will just substitute. Ayan, dy over dx po equals, so yung dy natin, ayan, dy over du natin ay 4u raised to 3. Tama po. And then multiply daw po doon sa du over dx natin, that is 5 po. Okay? Next po. After natin makuha or kumbaga ma-substitute doon sa given format or pattern po natin, isi-simplify po natin. Okay? Kung mapapansin nyo po, ayan dito, si 4u raised to 3, hindi pa siya naka-simplify kasi hindi pa natin nasa-substitute yung u natin. So, ano ba yung u natin? So, that is 5x plus 3 po. Okay? So, magkakaroon tayo ng 4 and then 5x plus 3 raised to 3 and then times 5 po. Okay? So, if we're going to simplify this one, this will be dy, the derivative of dy, I mean the derivative of y with respect to x is 20 times 5x plus 3 raised to 3 po. Okay? So, this will be our final answer. So, that is the derivative of our function po with respect to x po. Okay? Questions po grade 11. Clarifications about the discussion po. About this first example. So, kung wala po, I'll proceed with the next one po ha. Again, kung may question po, feel free to ask questions. Let's have the next example. For our number 2 po, ayan, for our number 2 example po, we have here the given function f of x is equal to 3x squared minus 2x plus 4 raised to 2. Okay? So dito, syempre, identify nyo ulit si, identify nyo ulit yung inside function which is a 3x squared minus 2x plus 4 po. So inside function natin, so ayun yung u, 3x squared minus 2x plus 4. Okay? Next po, we will just get the derivative of u with respect to x po. So 3x squared, kunin yung derivative niya, that is 6x po. Tama? And then si 2x, ang derivative ni 2x ay 2 na lang. Okay? And then si 4 is 0 po since it is a constant. So set aside muna natin itong nakuha nating derivative. Okay? Ayan. Set aside po muna natin siya. Next po. Ayan. So, box ko siya. Ha? Next po, kunin naman natin yung, kumbaga, isa-substitute na natin yung ating u po. So, meron tayo dito the derivative of y with respect to x. Ay, sorry. Mamaya pa pala yun. Yun yung final. The derivative of y with respect to u po. Okay? So, we will have u squared po. Okay? So, kunin nyo lang yung derivatives nito. So, this will be 2u. Okay? So, ito yung isang derivative na kailangan natin. Okay? Next po. Dy over dx na yung final answer na natin. So, uunahin natin syempre si du over dx, si dy over du natin, sorry. Okay? So, magkakaroon tayo ng 2u times 6x, ayun, 6x minus 2. Actually, kahit sino naman po unahin nyo kasi multiplication naman po yan. Okay?
Kahit magkapalit sila, same pa rin yung answer na makukuha ninyo. Okay, so next po, simplify natin. So 2, and then ang u natin ay 3x squared minus 2x plus 4, and then 6x minus 2. So dito po, kung mapapansin nyo, hindi naman ganun kataas or kalaki yung ating exponent. Tama? So ito, wala siyang naka-raise dito na 5, 3, and so on po. Okay? So pwede natin siyang isimplify or kumbaga i-distribute po. Okay? So our final answer will be, ayan, so our derivative of y with respect to x is 36x cubed minus 36x squared plus 56x minus 16. Okay? Ayan, 16 po ito ha. 16. Ayan siya. So this will be our final answer po. Okay? Questions po. Ayun, bakit ako nagkaroon ng ganyan na agad? So, i-distribute nyo lang po itong si 2 dito at saka dyan. Okay? After nyo ma-distribute si 2, doon nyo naman po i-apply or kumbaga para siyang, yun na, i-distribute nyo pa rin, distributive property pa rin po. Once na-distribute nyo na to, itong una na to, itong 6x naman po ang i-distribute sa bawat isa and then si 2 din. Okay? Kumbaga, normal distributive property na alam po natin. Okay? So, isi-simplify siya na isi-simplify kung meron pong pwedeng makombine and then you will come up with the answer of 36x cubed minus 36x squared plus 56x minus 16 po. Okay? Questions? Clarifications po? So, if none, I will proceed po with the next example. For number 3 example, and so f of x is equal to sine 2x. Okay. So sine 2x po. So dito, sino yung inside function natin? So dito po, kapag meron kayong nakita kasing parenthesis na agad, automatic, kung sino yung nasa loob niya, ayun yung inside function po. Okay? So, ang inside function natin will be 2x po. Okay? So, kunin yung derivative niya. So, that is du over dx po. So, this will be 2. Tama? 2 lang yung derivative natin dito. Next po, dy over du natin. So, that is sine u. Okay? So, magiging ganyan na siya. So, dito, kukunin nyo yung derivative ni sine u. So, ano ba yung cos, derivative ni sine u? So, this is cosine u po. Okay? Cosine u. As is lang si u dyan. Okay? So, ito na yung isang gagamitin po natin since siya si dy over du natin. And then, last step po. Dy over dx na natin. Kunin po si cosine u. Ayan siya. And then, yung 2 natin. Okay? Which is si du over dx. And then, substitute na natin yung u po. So, cosine, ang u natin is 2x po times 2. And then, we will just simplify po. So, our dy over dx po is 2 cosine 2x. Okay? So, ayan po yung final answer natin. Ayan siya. Pero there is also some instances when it comes to trigonometric functions po na kung saan walang nakaparenthesis. So, hindi ma-identify kung sino si inside function. So, later, meron akong example nun about food. Okay? So, proceed tayo sa next example. Number 4 example po. So, we have here the given function y
Ayan, di ba si f of x is equals to y lang din naman. So, for all over a squared minus, ah, sorry, minus y squared. Ayan, exponent 2. So, paano natin gagawin kapag naka-fractional form siya? So, parang katulad lang din po ng ginagawa natin para mas mabilis natin makuha yung derivatives po nila. Inaangat natin yung denominator. So, ibig sabihin, yung exponent ng ating denominator po is magiging negative po siya. Ay, tama, magiging negative po siya. Okay? Kasi diba, if ever na meron tayong ma-encounter na negative exponent, binababa natin yung specific term na yon para maging positive po siya. Okay? So, ganun lang din dito. So, ito po ay magiging y and then 4 a squared minus y squared po raised to negative 2. Okay? So, ito na yung bagong function na isa-solve po natin. Okay? Next po. Ayan. So, dito, makukuha na natin agad si inside function. So, ang u natin is a squared minus y squared. Okay? So, kunin po yung derivative niya with respect to x. So, this will be 2a minus 2y. Okay? And then, set aside this one. Doon naman tayo sa dy over du. So, this will be 4. And then, u natin, substitute po. And this is negative 2. Okay? And then, kunin lang po si derivatives. So, negative 2 times 4 po. So, this is negative 8. And then, minus 1 tayo. Negative 2 minus 1 is negative 3 po. Okay? Ayan siya. And then, yan na yun. Yan na yung gagamitin natin later. Set aside na natin. This is our dy over du. So, we will now proceed in solving our derivative of y with respect to x. So, magkakaroon tayo ng negative 8. Idiretso ko na isubstitute yung u ha. Yung u natin ay a squared minus y squared raised to 3. Tama? And then, multiply doon sa derivatives ni u which respect to x is 2a minus 2y. Okay? And then, we will just simplify po. Okay? Simplify lang natin siya. So, this is magiging negative. Ayan. So, ito po, di ba, negative po siya. Okay? So, since negative siya, gagawin lang natin siyang positive ulit. Okay? Siyempre, ibababa natin siya para maging positive. So, magkakaroon ako dito ng a squared minus y squared raised to 3 na. Diba? So, hindi na siya negative. And then, yung remaining po, which is a negative 8, and then si 2a minus 2y, ayun na po yung isi-simplify natin or yung i-distribute natin. So, negative 8 times 2a po is negative 16a plus negative 8 times negative 2y is positive 16y. Okay po? So, ayan na yung final answer natin. The derivative of y with respect to x is negative 16a plus 16y all over parenthesis a squared minus y squared quantity raised to 3 po. Okay? Questions po, clarifications? Is there any questions po about the example? Or baka merong part na naguluhan po? Mag-ask lang po ng question ha. So kung wala, proceed ako ha, grade 11. Number 5. Tama ba? 5 na ba? Ayan. So dito naman po, if ever meron kayo ma-encounter naman na naka-square root, syempre, same procedure pa rin po kung paano tayo kumukuha ng derivatives. Huwag nyo pong pahirapan yung sarili ninyo. Pwede nyo namang tanggalin si square root at gawing raised to 1 half po yun. Okay? Para mas madaling kunin yung derivatives po niya. Ay, sorry. So, this will be x plus 2x raised to 1. Okay? Ayan siya. And then, apply na ulit natin si chain rule.
So, ang u natin inside function is x plus 2x. Derivative ni u with respect to x is simply 1. Okay? Kasi si x, raised to 1 po yan. So, 1 times 1 po since meron tayong invisible 1 dito sa unahan. So, 1 times 1 is 1. Okay? And then, ay sorry, nakalimutan ko si x squared, no? 2x squared pala to. 2x lang yung nasulat ko. So, 2x squared. So, ito ay 2x squared din. So, ito, 2x squared, derivatives po niya, that is 4x naman po. Okay? Set aside lang po. Next natin, dy over du natin. So, this will be u raised to 1 half. And then, simplify lang po. So, we will have 1 half raised to u. 1 half minus 1 po is negative 1 half po. Okay? Subtraction of fractions. Okay? So, ito na yung isa rin natin gagamitin. In order for us to get the derivative of y with respect to x po. Okay? So, ayun, ilagay ko na siya dito. Si u, isubstitute ko na po ha. Idiretso ko na. So, x plus 2x squared raised to negative 1 half multiply to 1 plus 4x po. Okay? Next po. After this one, simplify nyo na po. So, si x plus 2x squared raised to negative 1 half, para maging positive siya, lalagay nyo siya sa denominator. So, that will be x plus 2x squared raised to 1 half po. Okay? And then, ito po, 1 half yan. So, 1 half po. Ibig sabihin yung 2 sa denominator. Itong 1, kahit hindi nyo na siya isulat dyan. Kasi 1 lang naman siya. And, i-distribute nyo pa rin siya sa 1 plus 4x. So, 1 plus 4x lang yung ating numerator po. Okay? So, our derivative of y with respect to x is 1 plus 4x all over 2 times x plus 2x squared times raised to 1 half po. Okay? Ayan yung ating final answer. So, dito, yung naka-raise to 1 half, pwede nyo siyang gawin square root pa rin po. Okay? Ayan. So, wait ito lang po ha. And po, so, again, if ever po na meron kayo ma-encounter na naka-square root po in using chain rule, pwede nyo naman po siyang gawing i-raise to 1 half po. Okay? Para at least hindi ganon kahirap yung pagkuha ng derivatives po niya. Okay? Next example po. So, number 6. Y equals to sine 3x all over 2. Ayan. I mean, raised to 2 po. Okay? So, ito, napansin nyo, di ba, meron na rin kasi siyang parenthesis agad. So, alam nyo na kung sino yung inside function natin. So, ang inside function natin ay si sine 3x. Hindi lang basta si 3x po. And then, kunin po si derivative of u with respect to x. So, ang derivative ni sine is si cosine po. Tama? And then, si 3x po, ayan. So, 3x times 3. Ayan siya. Kasi kung marirecall nyo po yung pagkuha natin ng derivatives pagka sa trigonometric functions po. Okay? So, hindi siya pwedeng basta kukunin nyo lang yung derivatives ni sine tapos si 3x isi-set aside. So, hindi po. Okay? So, kinuha nyo yung derivatives ni sine which is si cosine nga po. And then copy lang si 3x. Next po, yung 3x natin, kukunin nyo rin syempre yung derivatives po niya. Kaya nagkaroon tayo ng times 3 dyan. So, ibig sabihin, our derivative of u with respect to x is 3 cosine 3x. Okay? And then set aside ulit natin, we will now get the dy over du po. Okay? So, magkakaroon tayo ng u squared. And then, 2u, yung derivative niya. Okay? So, 2 times 1 po is 2. And then, 2 minus 1 is 1 na lang po yung ating exponent siyaan. And then, masosolve na natin si
derivative of y with respect to x. Ayan po. So, ilapat lang natin siya doon. So, 2u times 3 cosine 3x. Ayan siya. And then, ayan, si u substitute nyo na. Ang u natin is sine 3x po. Okay? And then, 3 cosine 3x. Ayan po. And then, simplify lang po ulit natin. So, this will be dy over dx is 6. Ayan, sorry. Dy over dx natin, ayan, 2 times 3 is 6 po. And then, magkakaroon tayo ng sine 3x cosine 3x. Okay? So, ito na po yun. Yan na yung final answer natin for this given function po. Okay? So, dito, kung mapapansin nyo, di ba, kinumbine lang natin since multiplication naman yung involved operation po natin. Okay? Questions po, clarifications? So, if none po, so ayan na muna yung last example natin for our chain rule kasi we are still going to discuss the implicit differentiation po. Okay? Questions po about the chain rule and using the chain rule po. Questions, clarifications po? Wala naman, grade 11. So, if none, let's proceed with the implicit differentiation po. So, implicit differentiation. So, si implicit differentiation po is most likely ginagamit siya kapag po merong dalawang variables na involved in getting a derivatives po. Okay, di ba kung mapapansin nyo, doon sa mga given examples ko sa inyo for our past lessons po involving derivatives, laging isang variable lang. Di ba? Minsan iba-iba lang siya. Minsan gumagamit ako ng A, B, C, D hanggang Z. Pero isang variable at a time lang. Isang variable kada isang equation. Pero this time, kapag po implicit differentiation, ang involved natin dito ay dalawang variable na po. Okay? So, commonly, ang ginagamit nating variables dito ay si x and y po. Ayan. So, gamit na gamit natin si x and y dito. So, in terms of implicit differentiation, we treat y differently. So, paano natin i-treat si y differently? Kasi, isa-separate natin yung pagkuha natin ng derivative sa kanya. Okay? So, magkakaroon tayo ng y prime later. Kasi, ito pong implicit differentiation po is only with respect to x po. So, syempre, kaya itatrato natin ng iba or iba yung gagawin nating pagkuha ng derivatives kay y kasi nga po, yung we are only differentiating with respect to x po. Okay? Dito kay implicit. So, let's have an example po para mas maintindihan na siya. So, x squared plus y squared equals to 9. So, we are going to get the derivative. Ayan. So, iisa-isain ko lang din muna siya. Plus, the derivative of dx, y squared, and then, syempre, ito rin. Next po. So, derivative of this function, derivative of x squared with respect to x is, syempre, 2x lang po. Okay? Next po, the derivative of y squared with respect to x. So, syempre, kung mapapansin nyo, pwede natin kunin yung derivative ni y squared. Pero, hindi siya ganun kadali gawa ng kukunin natin yung derivative ni y with respect to x po. Kaya magkakaroon po tayo dito ng dy over dx po. Okay? Para maging balance po sila. So, kukunin natin. So, ititreat natin si, si y squared po parang x squared lang. So, kukunin natin yung derivative ni y squared. So, it is 2y. Tama?
Pero kung mapapansin nyo, meron tayong dy over dx nga po. So, ibig sabihin, in terms of getting the derivative of y po, or whenever we are differentiating y in implicit differentiation po, nagkakaroon tayo ng y prime po or ng dy over dx. So, iisa lang po sila. So, kapag kumuha tayo ng derivatives ni y, ititreat niyo siya as x, but at the same time, you will add dy over dx or the derivative of y with respect to x po. Okay? Kasi nga, ang nakalagay dito, with respect to x lang since involved, meron tayong involved na y po. Okay? And then, syempre, derivative of 9 with respect to x is 0. Okay? Ngayon, after natin makuha lahat ng derivatives nila, syempre po, kukunin na natin, isa-simplify po natin sila. Okay? Ilalagay nyo sa isang side yung merong y prime at sa kabilang side po yung wala. Okay? So, iusog ko lang to. Delete ko na pala siya. So, ilalagay natin, ayan. So, si 2y, y prime. Si 2x natin, lipat natin. So, this is, this will become negative 2x. Okay? And then, since 2y and then y prime po yan, since y prime po ang hinahanap natin, di ba, ang ibig sabihin kasi ng y prime is derivatives din naman po. So, ibig sabihin, we have to eliminate kung sino man yung kasama ni y prime. So, that is 2y po. So, we have to divide both sides by 2y, cancel po, y prime, and then 2 divided by 2, pwede itong makancel out. So, our final answer will be negative x, y po. Okay? So, our y prime is equal to negative x, y. Okay? Questions po? Medyo naintindihan po ba sa implicit differentiation kahit papano? Clarifications po? Wala naman. Okay, sige. Next tayo, ha? Para baka sakaling mas maintindihan natin siya. Okay? Medyo hirapan natin. So, x cubed plus x squared y plus 4y squared equals to 6. Ayan. So, kung titignan nyo siya, hindi siya ganun kadali. Okay? Kasi you have to, ang tawag dito, kumbaga sa pagkain, kailangan nyo siyang himayin mabuti bago nyo makuha yung derivatives niya. Okay? Ito po. So, derivatives ni x cubed. So, this will be 3x squared. Okay? Sabihan po ako kapag hindi po nakakasunod, ha? Babagalan ko po. X cubed po, ang kanyang derivatives ay 3x squared. Tama? Power rule po. Next. This one po and also this one is hindi lang sila basta, kumbaga hindi lang sila basta isang term lang po. Okay? Since meron tayong involved na coefficient and at the same time variable, dito po sa x squared plus y squared, we have to use the product rule. Ayan, so product rule po yung ating gagamitin. So, sa product rule, ayan, siguro naman natatandaan pa, no? So, kukunin nyo muna, ayan. So, si x squared, as is muna natin siya. Okay? X squared, and then yung y lang muna, yung kukunin natin yung derivatives. So, ano po ba yung y natin pag kinuha natin yung derivatives niya? So, that is 1 po. If we treat that y as x, and then mag-a-add tayo ng y prime. So, magkakaroon tayo ng 1, and then y prime po. Tama? And then, syempre, hindi pa tayo tapos kasi si y pa lang yung kinuha natin yung derivatives. Si x squared din po. Plus, x squared natin is 2x. And then, ayan, lagyan ko lang siya ng parenthesis para at least alam niyo yung separation nila. And then, si y po, as is siya kasi, nakuha na natin yung derivatives niya dito po sa side na to. Okay? Nakasunod pa ba grade 11? Tanda pa naman si product rule. So, magagamit nyo po yung rules of in differentiating dito po kay implicit differentiation. Okay? Next po. When it comes to 4y squared naman po, we are going to use the
chain rule naman po. So si chain rule naman, mas madali siya kesa kay product rule. Mas matrabaho kasi si product rule kesa kay chain rule. So si chain rule po, ayan, so si 4y squared, kunin nyo yung derivatives ni 4 squared lang muna. For example, wala si y or sabi natin u siya. So that will be 2 times 4 is 8 po. Tama? And then si y squared natin, kunin nyo yung derivatives niya. So that will be, ayan, so syempre 8y muna yan and then y prime po. Okay? Hindi kayo pwedeng mag-derivative na, for example, kukunin nyo yung derivative ni y tapos y prime lang. Hindi po. Okay? So depende po siya sa case po ng bawat term na may encounter ninyo. Okay? Katulad nito, x squared and then y. So si y, ang derivatives niya, yes po, y prime lang naman talaga. Pero since si 4y squared po, since it is 4y squared nga, we have to use the chain rule. Okay? Ayan, so chain rule po dyan. So di ba, ang u natin dyan ay si y squared, si y po. Okay? So, paano ba natin kunin yung derivative ni y? So that will be, is simply 1. Tama? So, pag sinubstitute nyo siya, so 4u squared, so that is 8u. Okay? So, syempre, since meron tayong involved na y dyan, ayan, sorry, bakit ako nag-1? Hindi naman implicit differentiation si chain rule. Tama? So, magiging y prime na siya. Okay? So, si 8u natin, ang u natin ay y prime na po. Ayan. Tama nga, y prime nga. Diba? Doble nga siya. Kapag, yun lang naman yung nagiging complicated eh. Kapag po once na yung y natin is more than, I mean, greater than or equal to 2 na yung exponent niya, involved pa rin or magkakaroon pa rin tayo ng isa pang y and then yung y prime. Pero kapag y lang yan, y prime na lang yan kasi tinitreat natin siya as x po. Okay? So si y magiging 1 lang yan. So 1 times y prime po is still y prime. Okay? So dito kasi y squared siya, so magiging 2y pa rin po yun. Okay? Next po. Ayan. So yung ating 6 naman po, derivatives ni 6 is 0 kasi constant po siya. And then we will now just simplify yung mga nakuha nating derivatives. So 3x squared plus x squared y prime plus 2xy, tama no, plus 8yy prime po equals to 0. And then, i-isolate nyo po yung merong y prime sa wala naman. So magkakaroon tayo ng x squared y prime plus 8yy prime negative 2xy minus 3x squared. Okay? And then, since meron tayong involved na operation dito, which is addition nga po, ayan. So, patag dito, common factor method po. Ayun, apply nyo si common factor method. So, meron sila parehong y prime. And then, x squared plus 8y po. Okay? And then sa kabilang side, as is lang po. Minus 3x squared. And then, since kinukuha nga po natin yung value ni y prime, kailangan natin siya i-divide both side doon sa kasama niya, which is si x squared plus 8y po. Para ma-cancel out. So, cancel na to. So, our y prime po is negative 2xy minus 3x squared all over x squared plus 8y po. Okay? Questions po? Clarifications? Again po, dito sa implicit differentiation, magagamit at magagamit nyo po talaga yung product rule, pati pa rin po si chain rule. Okay? Di ba kaya nga nauna kong i-discuss sa inyo yung mga differentiating rules and then si chain rule. Okay? Kasi magagamit nyo siya dito. Okay? Next example po. Number 3 is x squared y plus xy squared
equals to 3x. Ayan. So, ibig sabihin, dito po, parehong chain rule, ay chain rule tuloy, product rule, yung gagamitin po natin. Okay? So, kunin natin x squared po, copy lang muna, si y yung kukunin natin yung derivative. So, that will be 1 times y prime. Pwede nyo nga idiretsyong y prime na lang yan. Okay? Next po, ayun, diretso ko na lang no, para hindi ganun kahaba. So, y prime po. Okay? And then, plus x squared po, dito pa rin tayo ha, kasi product rule nga po. X squared, that is 2x po ang derivatives niya. And then, y po, kopya lang. Next po, xy squared naman po, product rule pa rin po. Copy lang si x, y squared po ang kanyang derivative will be y and then y prime po. Okay? x2y pala, sorry. Nawala si and erase ko to. X, ayan, so si x muna ito ha. Dito na tayo. So, y squared kasi siya. So, that will be 2y. Okay? 2y, y prime. Okay? Pag-isahin ko na lang sila. And then, next po, xy squared pa rin tayo. So, ang nakuha na natin na derivatives is si y squared pa lang. So, si x din po. So, 1 lang naman yon. And then, copy lang si y squared. Okay? And then, ang 3x natin, derivative niya is only 3 lang. Okay? And then simplify, x squared y prime plus 2xy plus 2xy y prime plus y squared equals to 3. Okay, and then isolate po natin yung may mga y prime. So x squared y prime plus 2xy y prime equals to 3. And copy lang muna si 3 minus 2xy minus y squared. And then apply the common factor method po dito sa ating left side po. Okay? Y prime and then x squared plus 2xy equals to copy lang po 2xy minus y squared po. Divide both side by x squared plus 2xy. X squared plus 2xy. Cancel po. So, our final answer for this problem is 3 minus 2xy minus y squared all over x squared plus 2xy po. Okay? Questions po about this example in implicit differentiation. Clarifications po. Wala naman. Okay. And so wait po. And so next example po natin. Number 4 na no. So let's have 4 cosine x sine y equals to 1. Tama, 1 pala. Nag-isip. 1. Given pa lang yan. Okay. So, dito po, we have to divide both sides by 4 po. Okay. Kumbaga, eliminate natin si 4 na kasama ni cosine x at saka ni sine y po. Okay. So, this will become cosine x sine y equals to 1/4 na siya. Para mas madali ang pag-solve natin later. Okay? So, kunin natin yung derivatives nila. So, cosine x and sine y. So, ibig sabihin, kailangan nating i-apply si product rule po. Okay? So, cosine x, copy lang muna. Si sine y muna yung kukunin natin. Okay? Plus, and then, ayan. Sine y po, ang derivative the sine is cosine po. Tama? Cosine y siya. And then, syempre, since meron tayong y dyan, magkakaroon din tayo ng y prime po. Okay? Plus,
Si cosine x po, ang derivatives ni cosine x is negative sine x. Ayan, negative sine x. And then, as is na si sine y. Kasi, nakuha na natin yung derivatives niya kanina. Okay? And then, si ating 1/4, constant yan, 0 yan. Okay? Next po, simplify po natin siya. So, this will become cosine x, cosine y. Ayan, ang haba niya. Y prime minus sine x, sine y equals 0. And then, isolate natin yung may y prime sa wala. So, this is cosine x, cosine y, y prime equals to sine x, sine y. Okay, so positive na siya since nilipat nga po. And then, divide both sides kung ano yung kasama ni y prime. Since multiplication naman siya, okay lang kahit hindi na natin ilabas si y prime. Cosine x, cosine y. Cosine x, cosine y po. Okay? Ayan siya. So, this will be our answer. Sine x, sine y, all over cosine x, cosine y po. Pero, kung ma-notice nyo po or ma-observe nyo, sine over cosine is equal to tangent po. Tama? So, equivalent po sila. So, ibig sabihin, pwede rin natin itong i-rewrite as, ayan. So, our answer will be tangent x and tangent y. Di na sila kasya. Ayan. Tangent x and then tangent y. Okay? So, this is our final answer po for this given problem. Okay? Next po, unti na lang. Number 5 example po, ayan. Paano kung meron tayong x cube plus y cube equals to 8? So, kapag x cube naman kasi, madali lang, para siyang x squared lang din. So, kunin nyo siya, magiging 3x squared. Tama? And then, si y cube naman po ay magiging 3y squared. Tama? So, 3y squared y prime equals to 0 since constant po yun. And then, isolate 3y squared y prime equals to negative 3x squared divided by both side 3y squared po since ayun yung kasama. Cancel. So, our answer is negative 3x squared over 3y squared or pwede pa natin siyang simplify as y prime. Cancel pa si 3, pwede pa yan. So, this is negative x squared all over y squared. Okay? So, kung kaya siyang isimplify, go lang po. Pero kung sa tingin yung dead end na, edi tigil na po sa pag-simplify, ha? Okay? Ayan, di ba? Para siyang katulad lang din po ng first example ko kanina. Ayan. Kung mga ganito lang po, kung carry naman siyang i-simplify, much better na i-simplify. Pero kung katulad po ng example ko na to kanina, saan ba yun? If ever na ganito siya, ayan, yung kanyang denominator raised to 3 pa siya. So, ayan, okay na yan. Simplest form na po yan. Kasi kahit i-expand nyo pa yung denominator niya, wala na talaga kayong makakancel out. Okay? Pero kung sa tingin nyo na meron pa kayong maka-cancel out, okay lang po. Ayun, paki-cancel out na lang din. Okay? Ayan. Yung iba po, may questions po ba? Wala na. Last na po. Last example for the implicit differentiation. Ano number na nga? 5. So, number 6 na, no? Number 6 po. So, let's have ito, x squared plus 2xy plus y squared equals to 5. Okay? So, kunin natin yung derivatives ni x squared. So, that is 2x. 2xy po. So, ito,
dalawa siya, di ba? Dalawang variable yung involved po natin. So, ibig sabihin, we have to use the product rule po. Okay? So, 2xy. So, 2x, kopyahin muna, si y muna, or yung second term lang muna yung kukunin niyo yung derivatives. So, ang y natin is, since wala naman siyang 2 na exponent or greater than 2 na exponent, as in y lang siya, y prime na lang. Ha, kasi 1 lang naman din po yun. 1 times y prime is still y prime po. Plus, syempre po, si 2x naman this time yung kunin natin yung derivative. So, that is 2. And then, si y po, kopya lang. Kasi tapos na natin, kunin yung derivatives niya. Okay? Next po, si y squared naman po tayo. Dito na tayo ha. Si y squared derivatives niya is 2y. Okay? Tama? Katulad lang ng pag-derive natin kay x squared. And then, since it is y, mag-a-add tayo ng y prime po. Okay? And then, 0 po si 5. And then, isolate natin yung merong y prime. Plus 2y, y prime equals to negative 2x minus 2y. And then, common factor method po, ilabas nyo yung common sa kanila. So, which is y prime po. 2x plus 2y equals to negative 2x minus 2y. And then divide both sides. 2x plus 2y. Cancel. 2x plus 2y. Ayan. Ito po. Negative 2x minus 2y all over 2x plus 2y. Sa tingin nyo po ba pwede pa siyang masimplify? Pwede pa kayang masimplify ito? Ito po. Pwede pa kaya itong masimplify? Tignan mabuti yung answer dyan. Kung pwede pa siyang masimplify po. So, syempre, yes po. Okay? So, si negative 2x minus 2y po, pwede kasi siyang maging, ilang delete ko dito, para, ayan po. Okay? So, pwede natin itong isimplify or pwede natin siyang i-cancel kay 2x plus 2y kung positive siya or kung addition sign yung gagamit, yung operation natin. So, pwede nating i-change to yung numerator into positive po. Ilalabas lang natin si negative. Kaya magiging 2x plus 2y na si numerator. And then, magkakaroon ako ng 2x plus 2y ulit. Siyempre, kinopya ko lang yung denominator. Cancel out po. So, our final answer will be y prime is equal to negative 1. Diba? So, may instances na integer lang yung answer natin. Walang involved na any variables po. Okay? Ganyan lang siya. Questions po. Clarifications grade 11. About implicit differentiation po. And so I will stop the recording na po ha.